Okay, guys, may ginagawa tayong isang Vivo Y91. Ang problem nito ay hindi nagcha-charge. So, kahit anong gawin natin, talagang hindi nagcha-charge. So, matik ay tinest natin na ang charging IC niya ay walang current sa papasok sa power IC. Kaya, ang ginawa natin ay papalitan natin ng charging IC. So, kanina tinest ko sa tester ko, yung galing sa battery papunta sa main flex, meron. So, meron din siyang current na papunta sa charging IC. Pero, yung palabas ng kuryente, palabas niya papunta dito sa may palabas ng charging IC, papunta sa power IC, ay wala na siya. So, automatic nag-decide tayo na papalitan natin yung charging IC niya kasi wala ng kuryente na lumalabas papunta sa power IC. So, I hope na makita ito ni Boss Martisio sa from North Caloocan. So, isa ring kapwa technician natin na mabait. Sir, ito na yung unit nyo, ginagawa na natin. So, pasensya na kahit natagalan tayo dahil marami talaga tayong mga unit na mas nauna. So, kung ano yung nauna, yun ang dinadahan-dahan natin. Itong yung sayo ay dumating na yung piyesa kaya nilapagan na natin. So, papalitan natin ang charging IC na brand new. So, kasi hindi tayo pwedeng kumuha na galing sa luma kasi di tayo sigurado kung kailan tatagal. Ang kinuha natin ay nag-order tayo ng brand new na parts para yun ang ilalapag natin dito. So, I hope na wag mag-work siya kasi doon sa diagnose natin ay charging IC yung lumabas dahil walang kuryente na pumapasok papunta sa power IC. Kaya nag-order tayo ng charging IC. So, ito na guys. Lalapag na natin. Sobrang liit lang kasi nito guys kaya sinum ko lang talaga siya. Akala lang natin malaki yung piyasa pero sobrang liit ng piyasa na to kaya minsan mahirap talaga siya ilapag dahil magalaw. Yan, magalaw tong ayun, gumalaw nga guys. Yung sabi ko sa iyo. Ito guys, may technique tayo ha. Bubunutin natin to. Ang technique natin dito pag naglapag kayo, huwag niyong damihan ng flux, kaunting-kaunti lang para hindi siya gagalaw. Ito kasi, tinry ko na ang marami. Talagang gagalaw siya talaga guys. Kahit sa CPU pa maglagay ako, gumagalaw talaga. So, ang technique dito para hindi siya gumalaw, pag nilapag mo, hindi siya kikilos, hindi siya malikot. Kunting-kunti lang yung flux na nilalagay para yung pyesa, naka-stable lang talaga siya. Kahit nadaanan siya ng hangin, ng init, hindi yun gagalaw. So, yun yung advantage pag kunti lang yung nilalagay na flux. Kasi, lagi kong ginagawa yan guys, na pag marami, gumagalaw talaga yung piyesa. Hindi dumidikit agad-agad. So, marami na akong experience na ganyan. Kahit sa CPU, pag nagpapalit ako ng CPU, pag nasubrahan ng flux, automatic gumagalaw. So, yun yung problema natin. So, dito, naparami yung lagay ko, kaya umikot yung piyesa. Pero okay lang dahil hindi naman siya nagdikit-dikit, kaya binalik lang natin. Binunot ko lang, tapos binalik na lang natin ulit. So, ngayon, papalamigin natin ng kaunti, tapos ititest na natin sa tester para malaman natin kung yung piyesa na nilapag natin ay working ba. So, gagamit tayo ng tester na sotik para malaman natin kung yung kuryente na papasok sa power IC ay ando na ba. Kasi kanina, nung tinest ko ay walang kuryente papasok sa power IC. So, dito natin, gagamit tayo ng tester. Sasaksakan natin ng charger, pero wag ilagay ang battery. Wag muna ilagay ang battery. So, tester lang at saka charger para malaman natin kung papasok ba siya ng 5.1 volts para o kaya 5 volts para eksakto tama ang kuryente na pumapasok. So, check natin para malaman natin. Pag pumasok sa 5.0, ibig sabihin, accurate lahat, gumagana. So, dito natin malalaman.
dapat ganun yung procedure ng pag test ng kuryente kung buo yung pumapasok sa charging pin, papunta sa main flex, papunta sa board, papunta sa power IC, palabas ng charging IC, papunta sa power IC. So ganun dapat. So yan, test natin 5.2 normal. Test natin 5.2 normal. So ayos, panalo. So ibig sabihin, working ito guys. So titest natin yung LCD. Ibang LCD yung gagamitin natin dahil yung LCD nito hindi gumagana. So ibang LCD yung gagamitin natin para makita natin kung nag-charge ba itong unit na to. So ganun lang siya kadali. So kailangan ang pag-test ng isang unit, pag hindi nag-charge, kailangan makapasok po tayo dun sa required na 5 volts para ang nakalagay doon ay normal yung charging. Pag hindi po pumasok, nag-charge na siya. So ibig sabihin, tested yung ginawa natin. So kanina, kahit anong lagay mo ng charger, hindi talaga nagkakarga. So ayan, nagkakarga na. So ibang LCD yung ginamit natin dahil sira yung LCD niya, hindi nagdi-display. Pero ang nakalagay dito sa cellphone ni Boss Mark ay no power. Hindi sir, may power ang unit, walang display. Pero yung unit hindi nagcha-charge. So hindi nyo makikita dahil wala kayong power supply. Ako kasi dito natitrace ko lahat kung ano ang sira dahil kompleto tayo. Ay nakalagay, good LCD pero hindi gumagana ang LCD. So no power, hindi po yan no power. Ang unit mo ay walang, hindi nagcha-charge. Kaya walang nag-i-indicate sa schematic charging dahil sira ang charging IC. Pero may power siya. Ginamitan ko siya ng ibang LCD, gumagana, hindi lang nagkakarga. Kaya ang ginawa natin, charging IC. So mali po yung nakalagay Boss Mark sa sa LCD mo, sa likod ng housing mo na nakalagay na good ang LCD, hindi po gumagana ang LCD, sira. At saka hindi po siya no power, may power po ito, pero hindi nagkakarga, hindi mo makikita yung display, kaya sira yung LCD.